Oh my god. Oy, kau nga. Lika, tali. Lika. Ibubulaw sa'yo. Alam mo, dalang mo. Tara, please na. Kilala mo ba si Tony Fowler? Si Mami Tony. Di mo kilala si Mami Tony? Yung vlogger. Uy. Di mo kilala. Eto, papakita ko. Yan. O, kilala mo na. Diba ang ganda ng mga video niya ngayon? Pati yung mga nakaraan, lalo na yung thumbnail niya. O, diba? Kailangan mo na kung sino, tinutukoy ko. So, sasabihin ako sa'yo, gusto mo ba matutunan kung paano gawin yung thumbnail niya? Yung thumbnail, ha? Lahat, ituturo ko sa'yo. Ha? Sama ka sa'yo, nali. Tuturo ko sa'yo. Huwag ka na magdalawang isip. Tara na, nali. Halika na. So yun na nga mga kapuset, bago po natin simulan ang ating tutorial kung paano gawin ang thumbnail ni Mami Tony, gusto ko lang pong iparam sa inyo na ang kailangan nating application ay background eraser, pixel lab, at unzip rar. Yan po ang mga kailangan nating application. Ilalagay ko po sa description kung ano pa yung karagdagang impormasyon na dapat nating gawin habang tayo po ay mag-e-edit ng thumbnail katulad ng kay Mami Tony. So yun na nga mga kapuset, atin na sisimulan ang ating tutorial. Ang una po natin gagawin, buksan po natin ang Pixel Lab. Pixel Lab po, kung saan po tayo mag-e-edit ng thumbnail. So, yun na po, naka-open na po ang Pixel Lab natin. Bali po ang gagawin natin ay pupunta po tayo sa tatlong tuldok po sa bandang kanan po sa itaas. Yan po, yan. Kung nakita nyo, ito po, yan. Yan. Tapos, pupunta po tayo sa image size. Image size. Dahil ang gagawin natin na picture ay pang thumbnail ng YouTube. Yan po, punta pa tayo sa custom. Pindutin po natin. Hanap po tayo ng YouTube thumbnail. Iyan po ang gagamitin natin sa pag-edit po. Ang size kung saan po ay fit na fit po sa YouTube. Kaya po YouTube thumbnail. So okay po natin. So yun na nga po. Yan na po ang application ng Pixel Lab po. So delete po natin yung new text po. Iyan po yung nasa screen. Yung delete po nasa bandang kaliwa po sa taas po. Yun may nakikita po kayong basura. Basurahan. Sorry, basurahan pala yun. Kato, basura. O, yan po. Dinilit na po natin. Sisimula na po natin ang ating gawain. Punta po ulit tayo sa tatlong tuldok po sa taas po, ha? Itong step na po ito ay para po sa ating background na gagawin po. Para po sa ating background na gagawin. Ako po ay meron ng picture kung ano pong background ang gagawin ko. Nasa sa inyo na lang po kung ano po ang gagawin nyo at gagamitin nyo. So, use image from gallery. Use image from gallery po, ha. Dadahan-dahanin ko po para po makuha nyo. So, punta po tayo kung saan po tayo nag-picture. Camera. So, ayan po na po. Ayan. Dahil ako po ay may picture na. Ayan. Ayan po ang aking gagamitin sa aking thumbnail. Ayan po. Ayan. So, yun na po ang aking background. Kung napansin nyo po na, ha. Dahil po, yan po ang ating gagawin. Meron pa po tayong isa. Ang ating picture kung saan gagamitin natin sa pang front ng picture. Dahil po, di po pwede dito yung pupunta po tayo sa background eraser. So, meron na po akong background eraser. Yan po. So, yan. Yan po ang gagamitin kong picture sa aking pangunahan. Yan. Madali lang po mag-cut dito. Mag-ano. Kung gusto nyo, auto nyo po. Auto. Oh. Yan na po. Wala na yung background. Kita nyo naman. Oh. Pero nasa sa inyo na rin po. Kakalimitan kasi, ginagamit ko magic. Kung saan, inaasinta ko pa mabuti. Nasa sa inyo na po yan kung anong gusto nyo gawin. Kung meron pa kayong ibang application na madaling magbura ng background, kung saan po kayong komportable, doon po ang sundin nyo. Kung ano nasa puso nyo. Sa akin lang po, gusto ko lang po ituro sa inyo kung paano po gawin ang
thumbnail ni Mami Tony Paulian. So yun na nga mga kapaset, natapos ko nang i-crop ang aking picture. So yun na nga, punta naman tayo sa next. So kung meron po kayo ibang alam na crop, pagka-crop ng picture, pwede nyo pong gawin, nasa sa inyo po yan. Sa akin po ito po kasi mas madali. So yun na nga po, natapos na natin i-crop yung picture. Kung balik na po tayo sa Pixel Lab. Yan po, yan. So yun na po, nandito na ulit tayo sa ating main project po. Ano po? So kung gusto nyo pang mag-add ng picture, yung punta lang po sa plus na nakalagay po, ayan, ito yung plus po sa middle po. Tapos talagay po natin yung picture na tinagal natin yung background. So punta po tayo sa picture. Ayan po, yung eraser po yung lalabas doon. So yun na nga po, no. Oh, yan. Ito nyo na mga kapuset, lumabas na. So yun na nga mga kapuset. So paano na ba ang gagawin natin ngayon? Ano bang magandang ilagay natin na pangalan dito sa tutorial na to? Kasi ito rin po ang lalabas sa aking thumbnail pagkatapos nito. So, ang lalagay po natin ay text. Lagay po natin ay text. Saan ko ba may lagay itong camera na to? Diyan ka muna, ha? Lagay natin. Hindi ko malalula na tong aking camera eh. How to make Tony Paulian thumbnail. Yan. Yan. So yun na po. Nalagyan natin how to make Tony Paulian thumbnail. Madali lang tong application na to, ha? Huwag po kayo malito kasi po kung kayo ay malilito, hindi nyo po masusundan ang akin tinuturo. Punta po tayo sa size ng kung anong size ang lalagyan natin. Yan. Yan. Lagyan natin size, tapos alignment. Sa alignment, siyempre lagi nasa gitna. Ayan. Ito na guys. Okay. Okay. Paano ba gagawin natin? Baba natin itong thumbnail para magkasya siya. Ayan. Ayan. How to make Tony Paulian thumbnail. So yun na nga guys, no, kita nyo na may hint na tayo kung paano gawin ng Tony Paulian thumbnail. So yun na nga guys, so next po na gagawin natin ay maglalagay po tayo ng aura, kung baga yung shadow po, katulad ng kay Mami Tony. Yan yung nakikita nyo sa screen, yan yun ang gagawin natin, lalagay natin yan sa ating katawan mga kapusit. So punta lang po tayo dito sa, ewan ko kung rectangle ba to, yung katabi po ng letter A, ha, yung katabi po ng letter A. Yan, tapos punta po kayo ng shadow. Yan, kita nyo na, kita nyo na guys, yan po, yan, oh. See kung paano nyo po, kung napapansin nyo yung mga ano ni Mami Tony, ganyan po yung nakalagay sa kanyang katawan. Kita nyo mga kapuset. So yun na nga. So lagay po natin na shadow na kulay yellow, medyo yellow. Okay po. Tapos alam nyo yung mga may guhit na katawan, no? Di ba sa mga ibang YouTuber ho, yung mga picture nila may mga guhit para para maganda sa mata. Dito po yon, yung stroke. Punta po sa stroke. Doon rin po sa may rectangle. Ewan kong rectangle ba tawag doon. Basta sa katabi ng letter A. Punta sa stroke. Tapos enable po natin. Yan. Kita nyo na. Meron na po tayong guhit. Ayan, no. Kita nyo. Kaya na po. Wala yan, no. Oh, kita nyo na, guys. Oh. Yan.
Kita nyo na. Yan po yung aura na tinatawag natin. Yung stroke. Oh. Kita nyo. Yan. Control lang na po natin. Control ha. Para maganda po sa mata. Depende po yan sa paggamit nyo ng stroke ko ha. So yun na nga. Yan. So yun na nga po. Nagawa na natin ang isa sa ginagawang pag-edit ni Mami Tony Fowler, ang paglalagay na shadow sa katawan. Ganun lang po yan ha. So yan na po. Yan. So depende na lang po sa inyo kung gusto nyo pong maglagay ng stroke o hindi. Para sa akin po, mas gusto nyo ma-stroke para talagang pansin na pansin nyo yung thumbnail natin. Kung ayaw nyo naman po, tanggal nyo na lang yung stroke para katulad talaga ng kay Mami Tony Fowler po. Ano po? So ganun na po. Nakuha na natin yung isang step. So yung sa text naman ho, yung sa text ang pinaka-importante dito, yung sa text. So ayan po, how to make Tony Fowler thumbnail. Pupunta po tayo sa letter A po, sa letter A. Sa letter A. Pupunta po tayo ng font. Ng font style, ayan po, ng font style. Pupunta po tayo sa recent. Ay, sa my fonts. Dahil po meron na akong font. Ito pong font na to ay hindi po available dito sa Pixel Lab. Bali po, dinownload ko po itong font na to kung saan po nakalagay po sa description. At tulad nga na sabi ko, kailangan nyong gumamit ng unzip RAR. Dahil po, nakalagay po ito sa folder, kailangan po natin i-unzip para magamit po natin. So, punta po tayo sa my font. Yan po. Ang pangalan po ng font ay Lemon Milk. Yan po, ito po. Lemon Milk. Yan, itong panguna po ha. Lemon Milk. Yan po. Yan po ang font na gamit ni Mami Tony Fowler. Yan po. Katulad na katulad po yan. So, yun na nga mga kapuset. Ang gagawin natin ngayon ay nalagyan din natin ng stroke at shadow para talagang katulad na katulad ng kay Mami Tony. First, gawin muna natin na shadow. Kung mapapansin nyo. So, yun na po, no? Yes. So, yun. Shadow. Punta po naman tayo sa stroke. Stroke. Para malaman natin kung talaga bang mabisa o ano. Yeah. Yan yung point ni Mami Tony Paulia. Tapos shadow. Shadow. Tapos punta po kayo ng outer glow. Doon din po yan ha, sa may shadow. Tapos enable po natin. Punta kayo ng outer glow. Nasa baba po, nasa baba. Yan. Yan po. Eh, kita nyo na. Meron ng buhay. Meron ng kulay ang buhay. So dagdagan lang po natin ng shadow, ng blur, reduce. So yun na po no. Kita nyo na mga kapuset. How to make Tony Fowler thumbnail. So, font size katulad na katulad po. Kitang-kita nyo naman. So, yun na nga. Ganun lang po magawa kung mga kuset, ha? Kung mapapansin nyo, ang background ni Mami Tony ay blurred. Pwede nyo rin pong gawing blurred ang background nyo. Meron po yan kasi ang cellphone. So, ang gagawin po natin ay pupunta po ako dito. Dahil wala pong blurred tong application na to, pupunta po tayo sa pinakadulo po yung may magic wand. Pupunta po tayo sa noise para malagyan ng background yung ano. Yan, kita nyo na oh. Nag-iba na, noise. Depende lang po sa inyo yan kung paano nyo gagamitin ang application. Kung gaano kalikot ang inyong utak. So, yan. So, kita nyo naman po, no? Kita nyo. Yan. Kitang-kita nyo naman po kung paano natin ginawa ang katulad ng thumbnail ni Mami Tony Fowler. Nalagay po natin ng mga ibang sample para po sa ating mga manonood para mapansin nila kung talaga ba tayo nagsasabi ng totoo o hindi. Yan. Diyan pa lang pala kayo. So, kita nyo. Kita nyo na, guys.
Ayan. Ayan. Kita nyo yung, kita nyo yung ano niya, oh. Guys, kita-kita nyo ba? So, yan po ang font ni Mami Tony Powler. Kita nyo ba? Ang pang-pinali, yung kulay puti na border niya. Ito na po, inaatay na lahat. Siyempre, yung kulay puti na border niya. Punta po tayo dito sa may rectangle, ha? Dan po sa katabi ng letter A. Punta po tayo ng shape. Shape. Sa katabi po ng letter A, yan. Punta po tayo ng shapes. Shapes. Yan. Yan na po yung square. So, ang gagawin po natin ay tatanggalin po natin yung opacity. Gagawin po natin 0. 0 po, ha? 0. 0. Tapos, gagawin natin kulay puti. Kulay puti. Ayan. Tapos, punta tayo ng stroke. Lagyan natin ng stroke. Stroke, ha, guys? Ito na stroke yan. Stroke, ha? Sa kababaan po, hindi po yung sa pangalawang. Sa kababaan po. Stroke na po. Ayan. Nasa sa inyo na po kung gaano kalaking stroke nilalagay natin. So, yun na nga mga kapuset. Ang gagawin po natin dyan ay i-split po natin. Papalakin po natin para magpit. Hanggang magpit siya doon sa yan, sa screen. I-screen po natin. So, yun na nga mga kapuset, no? Nag-screen na, no? Kung di nyo po makuha, i-okay nyo po. Okay? Tapos, punta po kayo doon sa letter A. Di po, doon pa rin po sa anong yon. Doon pa rin po sa katabi ng letter A, ha? Doon pa rin po sa kung saan po tayo kumuha ng shapes. So, ito po, punta po tayo sa relative position. Relative position. Para po, ma-center natin ng mabuti at may lagay sa ayos. So, yan po. Punta po tayo sa center at gitna. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ayan na po ang thumbnail ni Mami Tony Powler. Kitang-kita nyo naman po kung paano gawin ang thumbnail ni Mami Tony. Oh. Nasa sa inyo na po yan kung paano nyo po papagandahin ang inyong project. Ang akin po, tinuro ko lang po sa inyo kung paano po ang gagawin natin at kung paano po ang paggawa ng tamang thumbnail ni Mami Tony Powder. So, yun na nga mga kapuset, kung napansin nyo, ayan na po, ayusin na lang po natin ang ating iba pang pictures. Ano po? So, yun na nga, dadagdag ko pa yung iba kong pictures na kinarap. Nasa sa inyo na po yan kung paano po ang gagawin nyo, ha? Kung paano pong style ang gagawin nyo. Ang importante na ituro ko po sa inyo kung paano gawin ang alam nyo na. Alam nyo na, di ba? Alam nyo na. Sa pagsasave po, ganito po yan mga kapuset, ha? Punta po kayo ng save. Ayan po, sa katabi ng diskit. Ayan po, ayan. Save as po. Yung katabi ng plus po. Save as. Save as po. Ayan po. Save as. Tapos yan po. Save to gallery po. Save to gallery po, ha? Kung kayo po tapos na, lagay nyo lang po save to gallery. Oh, ano? Sabi ko sa'yo eh, tuturo ko eh. Mukha lang akong hold-upper, pero hindi ako hold-upper, ha? Sabi ko sa'yo, sumama ko eh, may matututunan kang bago eh. Kaya ikaw, ano pa inaantay mo? Mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bago kong ituturong bagong videos. At para natin may matutunan ka at ma-share mo din sa ibang tao. Kaya credit sa'yo, Mami Tony Powler. Idol na idol ka po namin ng aking asawa. Kung anong sa akin, yun din ay sa inyo. Tandaan nyo yan. Kung ano yung natutunan ko, matututunan nyo din. So hanggang dito na lang mga kapusit. Thank you at maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsunod sa aking mga tutorial. Maraming maraming salamat po.